Okay, ngayon naman, nabubuhay natin yung pangalawang AR chassis na pink na may kasamang black DPR na nang nabili ko. So, second hand siya, pero almost brand new naman. Tinignan ko din yung chassis, talagang apakinis naman. Ang medyo worried lang ako is yung setup niya ng DPR. Doon sa first video nito, sinabi ko na yung down thrust niya, same na doon sa mga down thrust ng bagong build ko na brand new na AR. However, ang problema lang is sobrang higpit niya, halos wala siyang play dito, halos wala talagang play. Ayan o. Kaya pagka tumama yung 12mm sa wall, pag nag-tilt yung auto, tumagilid ng bagay, tatama yung 12mm, pigil o, na membrane o, same dun sa isang AR na nabili ko. So, matetesting natin sa race, kasi nagbuo na ako ng ganitong klaseng setup ng DPR before. Madala siyang hindi makalusot sa change lane or umeembang sa change lane. So, tignan natin kung ganun din yung mangyayari. Alam ko naman kung paano i-adjust yun, sakaling ganun man. Pero kung kahit na namimreno yung rollers at maganda at lumulus sa change lane, then I'll keep it that way. At may matutunan tayong bago. So, coming from a different racer, yung setup niya ng DPR. So, again, mahigpit yan. Sobrang higpit yan. Madidinig niya parang nag-grind. So, pangalawang AR chassis ito na binuo ko. Yung una, na unang na-upload, napanood nyo na siguro yun, malamang. Ngayon, buuin na natin ito. Iba yung build na to compared sa naunang pink AR. May konti na naman difference. May difference na naman siya compared sa mga sa naunang tatlong branding na nabuong AR na iba-iba setup. So, having said that, time-lapse tayo, cut ko lang yung mga dapat i-cut. Alright, resume tayo sa time-lapse. Quick lang, etong cowl, iba siya compared sa Aero Avante. Ito ay Super Avante Junior Black Special VC Chassis. Actually, napanood nyo na yung video ng unboxing nun. So, kinatay ko yung kit. Kasi, kagaya ng in-explain ko dun, sobrang dami mong pwedeng gamitin dun sa kit na yun. Pwede mong buuin yung buong kit. Swabe na yon, o pwede mo namang kuhain yung mga parts nun tapos bumuo ka ng mas matingin mo mas maganda pang design or build. So, nakat ko na lahat. Ito na lang. Isa pang timelapse ulit dito sa eyelet, AR eyelet. Alright. So, hindi ko nakakabit syempre yung DPR kasi nandyan na. In-explain ko na rin kung ano yung setup nito kanina. Again, higpit to, mahigpit, sobrang higpit. So, medyo sketchy para sa akin. Pero tingnan natin kung lulusot. Update ko kayo kung lulusot. Ngayon, another time lapse kasi kakabit ko na muna yung mga internals tsaka yung terminal. Alright, here we go. Okay, ang next natin kakabit is eyelet. Alright, importante kasi itong lagi, yung mga pinaprioritize ko na hindi din time-lapse, yun yung mga importanteng build. Same lang din sa ibang mga video, kaya lang baka mamaya, ito yung unang beses mo napanood yung isa sa mga video ko at ito yon. So, at least, nababanggit ko na rito yung mga importante sa setup ko. So, eyelet muna, wala akong nilagay na washer. Eyelet muna, lalagay ko muna lahat ng eyelet. Alright, time-lapse tayo. Alright, nakakabit na lahat ng eyelet. Ang gagawin ko ngayon, tigi-tigisang washer bago ikabit yung wheelset. Yung wheelset nga pala is na-align ko na to kanina. Tatlo yung in-align ko so tatlo yung bubuin ko. Pero una muna to. Now, time-lapse tayo dito sa cowl. Okay, may problema. May problema tayo. Hindi pala siya fit. Okay, may natutunan tayo. Yung Super Avante Junior Black Special, hindi siya fit sa AR chassis. Kung gusto mong gamitin, may kakat ka pa para mag-fit. Pero ngayon, ang gagawin natin, backup plan. So, bibili ako ng Aero Avante na Black Smoke. Pero for the meantime, for the sake of this video, one moment. Stop recording muna tayo. Kukuhain ko lang yung replacement na cowl. Alright guys, so pink muna na Aero Avante, tapos siyempre AR lock.
hindi scripted, no? Yung mga videos ko hindi scripted. Talatang scripted. Hindi ko man lang sinubukan. Okay. Bagay, nakaka-frame pa naman kasi. Ayan. Ngayon, kakabit ko na yung, ano, yung wheel set. Kasi ang huli natin kakabit yung mga rollers na. So, pwede naman kasing ganong style. Alright. Ayan na. Ayan yung alignment to. Mark. Mark. Tapos may mark pa dito sa shaft. Para hindi ka malilito. Yeah, again. Ayan, importante rin to. Itong part na to. Lalagay ko sa may part ng gear. So, usually, kung nasan yung propeller shaft. Doon ko papasok yung unang side ng wheel set, which is yung mas mahigpit na part. So again, washer. Tigi-tigi isa lang. By the way, hindi ko muna sa timelapse to. Paliwanag ko lang. Kung bakit may washer, is para makontrol mo yung bilis ng mini four-wheel drive mo. So it's either, pag hinigpitan mo siya, mahigpit yung pagkakasalang mo, umiikot pa rin siya, pinipigilan mo yung bilis. Ngayon, ang tawag naman, pagka medyo niluwagan mo yung, ito katulad nito, saktong-sakto, walang play. Pagka niluwagan ko yan ng bagya, yan, may play na, tawag doon release. Bibilis sa cornering. Alright? So, yun yung technique. Okay, timelapse na tayo dito. So, ngayon, makikita nyo na yung difference nitong build na to compared sa other build. Ang difference is, naka-small dia, tapos hard tires. Small dia, hard tires. Kasi ang mga naiisip ko na solution sa slope, pag dumaan sa slope, lilipad yung auto. And then, pag landing niya, yung lalanding niya, ang tawag dun receiver. Ngayon, kadalasan sa non-FM, pagka-medium, tapos pagka-hard, ang setup mo, madalasan matalbog. Kaya pagbagsak niya, landing niya, umaangat yung tumitingala yung auto tapos tumatakbo, hindi na siya lumulusot sa curve. Nagpo-flow off track na siya. So ngayon, ang solution doon, it's either medium ka pa rin, pero pwedeng low friction, yung matigas na gulong talaga sa harap, tapos super hard sa likod. Pwede naman all super hard pagka medium. Pero ngayon, dahil mas maliit yung dia nito, or mas, yeah, small dia to, kaysa sa, compared sa medium, mas malapit siya sa center gravity, hoping na hindi siya ganong matalbog or mataas yung talbog niya. Kasi mas mababa nga siya, mas lowered siya. So, and align din to, so there's a higher possibility na paglapag niya, dire-diretso lang siya na pagtakbo. Tapos, kukurve na siya. Hopefully, ganun yung mangyari. Now, kabit na natin yung rollers. Again, DPR sa outer screw hole, sa ibabaw, 13mm sa inner screw hole dito sa ilalim. Ayun, dito. Alright. At ang unang mong ikakabit, syempre, yung DPR. Alright. Bago tayo mag-timelapse, again, paliwanag ko lang to, importanteng part. Washer sa ibabaw. Optional, pwedeng wala, pero ako, nilalagyan ko, mas maganda para sa akin. Tapos, washer sa ilalim. Iwas DQ. Para ibig sabihin, pag may washer, hindi ka nagka-countersunk. Kasi hindi gagana countersunk pagka may washer. Alright? Ngayon, yan yung setup ng DPR. Tapos sa ibabaw na outer screw hole. Ngayon, timelapse na tayo. Kabit na natin. Alright. Alright, may nakalimutan na naman tayo. Kailangan natin ng nut. Para wala na tayong ikakat sa DPR. So, lagi ko nakakalimutan. Alright, so lalagyan natin ng nut yung DPR. Alright, oh, pakita ko lang yung screw, wala nang dapat putulin. Minsan may konting sobra pero okay lang, pero ito wala na talaga dahil yon sa tulong ng nut. Kaya importante rin yung nut para wala ka nang ikakat. Tapos mas maganda nun, nakataas pa siya para siyang additional, para siyang stabilizer nga, pero umiikot, di ba? Mas maganda. Now, isang mabilis na timelapse ulit para kabit na natin 13mm. Okay? Balik lang tayo sa get. Isang mabilis lang bago natin nakabit. Meron ulit washer. 13mm, meron ulit washer. Alright? Okay, timelapse. Nice. Okay, ikot. Maganda. Kung mapansin nyo pala, isang mabilis lang. Ultimo sa step screw. Pinili ko yung medyo black. Okay. Instead of medyo silver or yung minsan may puti. Okay? Timelapse ulit.
Alrighty. So, eto yung black pink natin. Hindi nga lang naging black yung cowl. Pero okay lang kasi may extra pa tayo na clear blue na aerobante. Isiswap natin sa black na aerobante, na clear na smoke. So, eto yung setup. Same dun sa orange, same din dun sa unang pink. Pagkakaiba lang, yung unang pink kasi medium yung wheel set na pink na mags. Tapos sa black, super hard. Tapos ito naman, carbon yung mags, small dia, tapos hard tires. Yun yung pagkakaiba. Kung landing at landing, feeling ko mas stable to compared dun sa medium. Pero malalaman din natin yun kung ano magiging resulta. At kung lulusot sila sa bridge. Alright, just for picture, for thumbnail, or pwede rin ganito. Ayan. Ayan, for thumbnail. Tapos yan. Okay, all good na tayo. So, gagandahan talaga ako. So, abin na yung build natin. See you later, guys. Bye!